next week ko yung customer ko. Pakita ko muna sa inyo. Ito yung GL grandia natin na manual transmission. Nag-start siya ng 2,205,000. Pakita ko yung loob. Yan. Top seating capacity. Yan. Sakto na pwedeng gamitin na pang travel and tours, pakalit sa airport, or family outing, ganyan. So, yan. Naka-automatic na siya. Pag binaba mo ito, automatic. Bumababa na siya. Hindi ka na mahirapan. Siya kasi mabigat yung upuan niya. Built-in, meron siyang 4i sensor. Ito yung manual transmission niya. Meron siyang centralized aircon dun sa front. Yan. Tapos pag GL Grandia yung kinuha mo, may headrest na siya built-in. So, yung iba nagdadagdag ng ano ng upuan dun sa center para mas dumami yung seating capacity niya. Yung mga ilaw nito, mga naka-LED lights na siya. Tapos naka, yun nga, 2.8 engine size diesel. Ito tayo sa side links niya. Sa side links niya, meron siya. Ito kasi yung pinuha ng client ko, two-tone. White pearl at gold combination sa baba. Yan, naka 16 inches na alloy lugs. Yung door handle natin, yung side door cover, naka ano din siya, body color din sa sakyan. Pag tinignan natin yung sa front niya, yan, naka touchscreen monitor na siya. Audio control sa steering, and tapos two-seaters lang yung available dito sa front niya. Yan, naka-manual transmission. Pag gusto niyo yung automatic, mag-a-add lang kayo ng ano, ng almost... $140,000. Yan. Touchscreen monitor na din siya. Yan, libre na yung tint, floor mat, seat cover. Yan. Pag gusto niyo naman yung mga pang-business, yun yung mga commuter deluxe, yung mga commuter deck content. Yung pang-deck content naman, yun yung mga ginagamit sa mga Yugo Express. 15-seaters kasi yun eh. Ang presyo naman nun, $1,379,000. Pag yung deluxe, pag nagustuhan niyo yung deluxe, mas mataas, $1,724,000. Ganto na din yung face nun. May nguso na din. Kasi yung deck content, flat nose naman yun. Yun yung 3.0 yung engine. Pag yung mga bagong modelo, 2.8 diesel yun. Salamat!